laki nung yate, oh. Yun, oh. Yate pa lang, pero cruise ship na, datingan. Apa ni belas mana kan siapa itu? So yun mga kart, andito na tayo sa Box Park, sa Doha Port. Pakita natin yung ang Box Park. So meron din ditong jet ski and boat rental. You know, sa mga gustong mag jet ski at boat rental from 9 AM to 6:30 PM. So libo tayo dito. So itong mga ano na to, Box Park, mga restaurant yan. Kung makikita nyo, may mga table and chair sa loob. Bilihan ng mga gear sa pag jet ski, pag scuba dive. Yun o. Galing din ang nakaisip nito eh. So ito yung dining area. So ang nangyayari dyan dati, nakapunta na kami, bibili ka sa one of the restaurants sa loob. Tapos dito ka, pwede kang kumain dyan, any of the cabin. Yan, pwede ka dyan kumain. So libo tayo. Ito yung Box Park dito sa Doha Port, Doha Qatar. Makulay, iba-ibang kulay. Ayan, no? May orange, may green, may red, blue. Tapos meron pa dun sa taas. Hanggang doon, Box Park. So ikot lang tayo. Tingnan natin. So kapag gabi, maganda raw dito. Ayan. So dito, isang restaurant to, Coco Telly Juice House. Meron ding washroom. Siyempre. May mga bilihan din dito ng fishing equipment, fishing gear. Ayan. Shrawo, Shrawo Fishing. Tapos dito, ano meron dito? Ah, dito nakapark yung ano. Mga boat, speedboat, yacht. Tapos sa banda ron, yung mga jet ski sa mga gustong umarkila. Ayan. Tapos, ah, dito pa rin, syempre, hindi mawala yung lumang barko nila ng Qatari, yung traditional dhow boat. Ayan. Ganda rito pag umaga, tahimik, malamig. So basically, yan yung Box Park. Since, syempre, umaga-umaga, sarado pa siya. Alam ko nagbubukas siya, medyo late na. Around 10 in the morning, hanggang, siguro ano, midnight. Mga oras na to kasi, halos karamihan ng tao dito sa Qatar ay pumapasok sa work. Except, Friday, Saturday. Siguro mas maaga sila nagbubukas pag Friday, Saturday. So ito, dito nakapark yung mga jet ski for rent. Ayan o. Mga jet ski. Daming jet ski. Makulay yung ano.
Tapos meron ding mga available na ATM machines. Ayan. So ayun. Kahit pa pala naikot ko na kayo sa Doha Box Park. Alright. So ayun, makita tayo dito sa isang cabin na para medyo mas makakuha tayo ng magandang footage from above. Ayun o. Ganda o. Kitang-kita yung Doha City Center from here. Ayun o. Ayun, yung Museum of Islamic Art, Mia Park. Gandang tanawin. So yun, baba na tayo. Napakita ko na sa inyo ng medyo mas mataas na view. Iniwanan ko si ano doon, si Estong. Ipinark ko doon sa harap. Yeah. Thank you. So, ayun. Makulay din yung mga building doon, no? Nakikita nyo, may pink, may orange, may violet, may beige. Tingnan natin, lapitan natin. Ayan, si Estong naghihintay sa atin. Ayan, yung mga residential na makukulay. Nakikita nyo. Multicolor buildings. Pero pa sa banda ron, try natin mamaya ikutan ng mailibot ko kayo. So yun, let's go. Silipin muna natin kung may nakadaong na barko dito sa gilid ng port. So, walang nakadaong na barko. Lapitan natin tong ano, malaking yate. Nakaparke dito yung malaking yate. Tayo sa walking lane. Laki nung yate oh. Can I come? What's the name of this yacht? Huh? What's the name? Yacht? Lucille. Lucille yacht, huh? Yeah. Lucille yacht. Pangalan daw niya, Lucille yacht. Thank you.
niyo ba yung ano, yate, Los Aliens daw kaya, ang laki no? So ayun, nasa likod natin yung napakalaking yate. Lucille daw ang pangalan niya, sabi nung guard. Ayan. At doon sa terminal ng barko, wala akong nakikitang malaking barkong nakadaong. Ayun doon, no? Walang barkong nakadaong. Siguro nakaalis na. Luwang pa rin, park pa rin to, oh. Ang laki pa rin ng park. At syempre, ang laki ng yate. Pinakanguso pa lang eh, sobrang ano na, laki na. Ayun. Lapitan natin. Ayun, no? Lucille Yacht. Ah, Lursen. Hindi pala Lucille, Lursen. Ayun, nakikita ko nakalagay sa gilid. Yate pa lang pero cruise ship na datingan. Ano? Wow. Sarap magbike. So yun, nakaikot na tayo. Punta natin yung makulay ng mga building. Nakaiba yung ano yun, mga structures. Makukulay. And doon tayo pupunta. Ikutan natin. Alright. May pahon dito eh. Good morning. Can I just pass through? Not allowed? Okay. But that side I can go. Thank you. So yun, di raw allowed doon. Umakyat.
Magigilid tayo dito, siyempre. Masyadong mahigpit ang mga committee dito sa Doha Port. Hindi, okay naman yun for safety. Safety reason. Kaya nga, safety ang Qatar eh. Ngayong 2023, ang Qatar ay second safest city. I mean, ang Doha ay second safest city in the world. Ngayong 2023. Wow, galing. So, meron din dito muna ako nakikita ang supermarket. Number one sa safety ang Qatar. Tsaka pag nag-iwan ka dito, tsaka pag nag-iwan ka dito ng mga gamit, di naman nawawala. Ay, di mo bantayan. Tulad nung FIFA, may mga nag-social experiment. Iniiwan nila yung, nag-iwan sila ng pera sa upuan, walang kumukuha. Napanood ko nun. So, ganun ka-safe dito sa Doha, Qatar. Alam ko parang ano to yung mga residential, itong mga iba-ibang kulay na to. Dahil yung kasama ko sa bahay, si Paring Jun, yung mga nakasama ko na sa nakarang vlog ko, yung manager namin sa basketball. Ano siya? Siya yung engineer dito eh. Alam ko ito yung project nila eh, itong mga residential to. Tingnan kung asan yung dulo nito. Restaurant dito sa kanan, pero sarado pa. Ang lamig, siguro mga nasa 20 degrees yung lamig ngayon dito. Tim Hortons. Sarado pa rin ang Tim Hortons. Souvenir. So, paikot lang po. Paikot doon sa may terminal. Ito yung way papuntang terminal na barko. Ayun yung terminal na nakikita nyo. Tapos itong ibang dito yung view ng city center. So sa ngayon, walang barko nakataong. Pero alam ko, daily may lumalapag natin itong barko eh. Mga cruise ship. Tapos may malaki ditong ano, icon, friends. Friends, nakaharap siya sa, nakatalikod siya sa Doha City Center. Wow, what a nice view. Muna tayo dito. Pabing dagat pa rin. Ewan ko ba, pero ako parang mas nare-relax ako pag nasa tabing dagat ako. Iba yung feeling, no? Siguro kayo din, ano? Paki-comment nga po kung kayo ay nare-relax din pagka kayo ay nasa tabi ng dagat or bay. Ano?
Napaka peaceful. Yung banda naman na yun, yun yung West Bay. Residential and commercial din siya. Pero karamihan ng mga European, mga puti, doon nakatira, doon yung tira. Medyo high-end yung residential na yun. So, ayun, mga Kurt, konting trivia lang dito sa Doha, Qatar. Ang kauna-una ng 5-star hotel dito, dito sa kahabaan ng Corniche, ay yung Sheraton Grand Hotel. Kung nakita nyo yung parang pyramid na yun, ayun, no? Siguro mga 20 to 30 years ago, kung di ako nagkakamali. At kita nyo naman ngayon, halos lumiit na siya. Ang dami nang nagsulputan na ibang building dyan sa city center, kung tawagin dito sa Doha, Qatar. So ayan, natry ko makahanap sa Google ng lumang map kung saan siya pa lang yung nakatayo dyan. Kita nyo naman ngayon, ang dami ng building. Yan, no? So ayan yung iconic na city center dito sa Doha, Qatar. Tabing dagat. Alright? We'll be right back.